Tala magluto po tayo ng tochong bangus, sangkap, bawang, sibuyas, ginger paste, fried tofu, cornstarch, or harina, lemon, celery, and bangus or milk piece, pinirito. And tahure or fermented tofu and black beans. Pamamaraan ng pagluluto. Ay, good morning po sa inyo. Tara po, magluto po tayo ng tochong bangus. Ayan. Una po ay pinainit yung muna itong ating kaserola or kawali, no? Ayan. And then, pag buwan sa mainit na po, maglagay po tayo ng mga 2 tablespoon na mantika. Ayan. Ayan. Tinansya ko na po yan, ha? Painitin. And then, lagay po natin ang bawang. So, make sure po na na brownish in color. Pahayaan po natin siyang mag-brown. Medyo halu-haluin lang po para hindi po siya masunog bawang. So, ang bawang po habang niluluto niyo po or tinotos niyo po eh doon po lumalabas yung amoy at lasa. Yan ang turo ng nanay ko sa akin. So, kailangan pag nagigisa kayo yung bawang make it sure na brownish siya. Yan. And then, pag naging brown na siya ay saka na maisunod itong sibuyas. Sa sibuyas, pwede kayong gumamit ng puti or red. So, yung iba, mas prefer yung red dahil mas strong yung yung lasa. Yung puti naman, light lasa, pero medyo matamis. So, kaya lang siyang medyo mangulunti ng konti. Okay. Then, saka natin isunod ang ginger paste. So, kung meron kayong pressed ginger, so, yun ang gamitin natin o gamitin nyo. At slicing lang ng medyo manindipis yun. So, wala akong available na pressed ginger. So, yung crushed ginger na lang ginamit ko. So, okay lang yan. Ayan. Ayan. Mix up lang yan. Thank you. Ayan, sunod natin yung yung tahure o yung fermented tofu natin at yung black beans.
So takpan lang po siya ng ano, yung mga 32 minutes pa ano. Medyo kumukulo na. So, haluin. Yung fermented tofu or black beans ay mabibili yan sa palengke, no? Sa Pilipinas. Ayan. So, ngayon, kung nandito kayo sa ibang bansa, pwede kayong mag-ferment ng tofu at black beans. So pwede nyo po siyang ibabad together within 24 hours to 48 hours po. So yan po ang kalalabasan yan. So kita nyo kumukulo na siya. So mix up lang po siya, no? So dito hindi na tayo maglalagay ng asin kasi maalat na itong black beans. Then saka tayo maglagay ng 250 ml na water. Ayan. Then pakuluin po siya. Yun, after 5 minutes po, so kumukulo na siya. Yan. Saka po natin ilagay itong lemon. Pampaasin po yan. So, kung wala po kayong lemon, pwede pong gumamit ng suka or calamansi. Yan. So, tikman natin. Yun. So, lagay ko pa yung kalahati ng lemon. So, para medyo maganda yung asin niya. So, ang ginamit ko isang buong lemon. Yan. Tapos yan. So, pakuluin. Then, saka po natin ilagay yung isunod itong fried tofu natin. Ayan. Fried tofu. Then, pwede na po natin ilagay itong isunod natin naman yung itong bangus. Ha? Itong isang buong bangus natin. So, sa slice po ng bangus, eh, depende po sa inyo, no? Kung ilan po yung taong kakain sa inyo. So, ginamit ko lang po dito is isang buong bangus. So, sa amin, eh, dadaling ko ito sa kainan. So, ginawa ko siyang tingka pitong hati ito, no? Pitong parte. Takpan po natin. So, hayaan pong kumulo ng mga 1 to 2 minutes pa. Hayaan lang pong kumulo. Hayaan lang pong kumulo yan para sipsipin po ng tofu at ng pinilitong bangus natin. Ganyan lang po. Kaya masarap po yan. So, meron yung isang style akong
natutunan din sa nanay ko, no? And naging paborito po ng family po namin yung baga ang tawag po rin sa lutong yun na ano, Benji style po. Yung Benji style po is yung Benji po ay kapangalan po ng yan ang tatay ko, kaya tinawag kong Benji style yung tofu and yun, tokwat baboy o tokwat manok na tinatawag po. Yun po yung laging niluluto ng nanay ko nun, kasi napaka-paborito po ng family. Pero sa susunod kira po, isa-susunod. So dito muna tayo sa Tochong Bangus. Yan. Kapag nakikita po natin nga kumukulo yan, so pwede na po natin ilagay yung ano, yung pampalapot natin. Ayan. Pwede po kayong gumamit ng harina. And pwede pong gumamit ng harina or cornstarch po, no? So dalawang teaspoon lang po yan. Palapot po yan. Ayan. Hintayin pong gumapot. So haluin lang po ng medyo ganyan po, no? So yung style po ng paghahalo, hindi naman po ano, yung talagang halo. Sa mga singit-singit lang po lang ano yan, ng isda yan, na pwede po natin balibalik tayo ng isda yan o yung bangus at talagang sipsipin yung katas yan. Bangus. Yan, medyo malapot na siya, no? Nakikita natin, lumalapot na siya. Okay. So, pag medyo lumalapot na siya, eh, pwede na natin hinaan yung, ano, yung apoy. So, kung hindi nyo hihinaan yan, so, magiging patient. Parang siyang pandikit. Ayan. So, okay na siya. So, tikman ko yung lasa. Lasa niya, yun ang importante dyan eh. Yung lalaban yung alat, asim, yung luya. Yan. Yan, yam yam. Ayan siya kumakapit. Yan, pag ganyang nakita natin, ano, ready na siya. So, pwede natin i-garnish yung. Pwede tayong gumamit ng celery for garnishing or spring onion or king chai. Yan po, yung apat na yan. Tingnan nyo. Wow! Yum yum! Yan. Yan, pwede na siya. Ready to go na. Yan, another recipe na naman from Ohana FV Channel and Center. Doon po sa mga bago pa lang, ay please do subscribe, like and share po. At maraming salamat po doon sa mga bago nating miyembro, ha, from Mamalin Channel, then kay Cipriano, and then kay Madam Crystal Girl, at kay Mami Gamo Production. Yeah. So, see you guys for the next recipe natin. Bye-bye.